Magandang araw po sa lahat ng senior citizen. Ating talakayin sa videong ito ang magandang balita ng pamahalaan para sa mga senior citizen. Pension increase sigurado na ngayong 2023. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun ay huwag niyo kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Isang magandang balita para sa mga senior citizen na kasalukuyang benepisyaryo ng social pension program. Dahil tiniyak ni Senator Sani Angara na ang pagpupondo para sa mas mataas na social pension para sa mga mahihirap na senior citizen ay sinisiguro sa ilalim ng 5.26 trillion General Appropriations Act o GAA para sa 2023. Tiniyak din ni Senator Angara na may 4.1 milyong indigent senior citizen ang makakatanggap ng 12,000 pesos bawat isa sa social pension ngayong taon sa ganap na pagpapatupad ng Republic Act 11916 para sa kanilang pang-araw-araw na subsistence at medical na pangangailangan. Nasa kabuuang 50 billion pesos ang ibinigay sa ilalim ng GAA para sa social pension para sa mga mahihirap na nakatatanda. Covered din ng halaga ang 100% na pagtaas ng buwan ng pension mula 500 pesos hanggang 1,000 pesos. Aniya, siniguro natin na mapupondohan sa 2023 budget ang pagtaas ng monthly social pension ng ating mga indigent senior citizens. Sinulong natin ang dagdag sa pension nila, lalo na at ang mga lolo't lola na makikinabang dito ay wala talagang ipon o sustento galing sa kanino man. Unang ipinakilala noong 2010 ang social pension para sa indigent senior citizens ay isang karagdagang programa ng tulong ng gobyerno sa ilalim ng RA 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act. Ang batas ng Expanded Senior Citizens ay nag-aamyenda sa orihinal na Senior Citizens Act o RA 7432 para magbigay ng mas maraming benepisyo para sa mga Pilipinong may edad 60 years old pataas, kabilang ang pagbibigay ng 20% discount sa pagbili ng ilang produkto at serbisyo tulad ng mga gamot. Nagbibigay din ng batas ng special 5% discount sa prime commodities at basic necessities at exemption sa value-added tax sa pagbebenta ng mga produkto at serbisyo. Ang ama ni Senator Angara, ang yumaong dating Pangulo ng Senado na si Edgardo Angara, ay gumawa ng parehong mga batas at mula noon ay kilala bilang Angara Law bilang pagkilala sa kanyang papel sa paghubog ng mga landmark na batas na ito. Sinabi ng senador na kailangang ipagpatuloy ng gobyerno ang mga programa nito para sa mga senior citizen, particular sa mga mahihirap. Aniya, malapit sa 10% ng lahat ng Pilipinong may edad 65 pataas ay namumuhay ng mag-isa. Marami ang hindi ganong pinalad na magkaroon ng ipon para makamit nila ang kanilang twilight years at marami pa ang walang kamag-anak na nag-aalaga sa kanila. Dahil dito, kinakailangan pa ng gobyerno na magpatuloy na maghanap ng mga paraan upang mapangalagaan ang ating mga matatanda na lalo nang mahina sa kahirapan. Kaya naman sa balitang ito, ano po ang reaksyon ng mga senior citizen na benepisyaryo ng programang ito? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So yun lang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.